kumusta, Kitizens? Isang nakakabusog na araw na naman ang ating pagsasamahan ngayon. Kaya sa mga Pilipinong natatakam sa lasang Pinoy, samahan niyo kaming tuklasin ang kakaibang konsepto ng karinderiyang ito. Dito lang sa K-World Topics! Hello, hello mga Kitizens! This is Marl Litawa, inyong resident Kitizen dito sa Dubai, UAE. Isa yun namang katakam-takam na lakwatsa ang gagawin natin sa araw na ito dahil nandirito ako sa karinderiya ni Tandang Sora upang tikman ang kanilang mga Filipino menu na taglamang bubuhay sa ating pagka-Pilipino. Kaya, tara na! Kilala ang karinderiya ni Tandang Sora sa authentic Filipino dishes na kanilang inihahain ay pinangalan sa mga bayaning Pilipino. Kailan po nag-umpisa ang karinderiya ni Tandang Sora? Nagsimula po ang karinderiya ni Tandang Sora noong October 10, 2015. Napag-isipan muli siya yung Richel. Wala pa po dito sa Dubai yung restaurant museum. Kami yung mga kasama dito, ang mga bagong katipunero at katipunera na nagsisilbi yung mga partners namin dito. Mga Pilipino din po ito? Yes, pure Pilipino po. Paano po natin masisigurado na may maintain po natin yung Filipino taste ng yung mga dishes? Yung mismo may-ari, siya ang mismo chef. Kayo mismo, no? May-ari na chef pa. O bakit po ganun yung mga konsepto ng mga pangalan ng mga pagkain na naisip po ninyo? Sa research din. Alam niyo si Dr. Si Arizal, isa ang pamunta pala niya is Tino Lang Manok. Kaya isang nakalagay doon sa isang menu ko, sinabawan ni Dr. Serizan parang gano'n. Hindi na doon yung mga lahat ng isa po ko. Gusto ko yung merong kamababasa at may matututunan dito sa mesa ko na to. Ngayon po kasama natin si Chef Richel Ortiz ng karinderiya ni Tandang Sora. Ano po yung mga bestsellers na hinanda niyo po ngayong hapon na to? Tatlong malaking puno sa atin. Dito nilang mag-inay sa karinderiya ni Tandang Sora. Ang crispy baka ng baka. Ito ang hiyo na tadyang ng baka. Talagang Filipino na Filipino taste. Pansit mix, bulalo, tsaka ang aming dessert. Simpan as na. Dito na lang na kumain na ito. Hindi na ako makapag-intay para tikman ang kanilang mga pagkain talaga dito. Ang pansit. So dito ang ginawa ni na chef is ano siya, pansit mix. Nagdadaban yung anghang na rin konting soy sauce. Panalo yung pansit na to. Iba talaga kapag may buto-buto dun sa ano sa bulalo kasi nagpapadagdag talaga yun ng sarap ng lasa dun sa sabaw. Kaniliwan kasi na alam natin ang crispy pata di ba baboy? Pero dito yung ginawa nila, yung ginawa ni chef ay baka. Okay, yung nilutin nila. So ngayon, tigman natin. Sobrang sarap niya. Itong silbanas, sabi ni chef, yung nasa loob ito is yung buttercream, tapos coated siya ng cashew nuts. Wow, sarap ng buttercream niya sa loob. Galing ito sa probinsya nila ng Nueva Ecija, na kung saan dinala niya dito sa Dubai para matikman ng mga kababayan natin sa UAE yung pinagamalakan nila doon na, ano, na silbanas. Kapag nga namang nasa ibang bansa tayo, una tayo namumulila sa panlasang Pinoy. Kaya nga naman ang karinderiya ni Tandang Sora ay certified K-World Topics. Mula sa nakakatakam na kwentuhan kasama si Mar, makisaya sa kulitang hatid ng ating mga challengers sa Come On, Do the Hamon. Brought to you by Ali Cafe. What's up mga kitties and Jules and Mark Delores. Kasama ba rin ang Ali Cafe Rich in Aroma Taste Cake. Maguna lamang dalawang players na putukin ang mga balon. Kung sino makagawa nito, syempre, siya panalo. Jason from General Santos! Eno from Pateros! Go! Ang kita naman kung sinong panalo, wala iba kundi si Kuya Jason! Ikaw Jason, dahil ikaw nanalo, ikaw ay may gift pack from Ali Cafe. Ayan po. Papasalamat po ako sa K-World and sa Ali Cafe po. Bukas, samahan nyo kami sa isang usapang hitik sa inspirasyon at karanasan. Kasama ang ating kababayang nakipagsapalaran at namuhay sa ibang bansa. Dito lang yan sa K-World! Don't forget to like and follow our Facebook page at facebook.com/tfckworld.